and Juliana Piazza, Miss Grant, Philippines. Support pa rin kay CJ, pero wag muna tayong umasa. Kakasimula pa lang kasi ng MGI, pero hinarap na naman ito ng isang kontrobersya. So katulad nito, nag-withdraw ang Cambodia bilang host sa pageant. At ganun din ang MGI na wini-withdraw din nila ang kanilang presence doon sa Cambodia at pabalik na sila sa Thailand. Kaya bueno mano itong nagkakandaleche-leche na ulit ang MGI dahil kabilang sides naglalabasan na sila ng kanilang statements. So, ang una dito ay yung Miss Grand Cambodia franchise na nagwi-withdraw sila sa kanilang pag-host ng MGI sa country nila. And gayon din ang MGI na wini-withdraw din nila ang kanilang presence sa Cambodia at ngayon ay pabalik na sila sa Thailand. Tapos, nagbigay din ng statement ang Cambodia, o Cambodian representative sa MGI na nagwi-withdraw na rin siya bilang official representative para sa MGI sana. Handang-handa na si CJ Opiasa para sanay sa pinakaunang corona ng MGI for the Philippines. Pero medyo natuto na tayo sa mga previous editions, no? Dahil nga sa sinapin ng Pilipinas. Kaya huwag muna tayong umasa kahit na alam natin na ang pinadala ng Pilipinas ngayon ay super kalidad. Very competitive and alam natin na kapag ibibase talaga sa performance, malakas ang chance ni CJ Opiasa. Yun nga lang, basing from our yung mga past na nangyari, mahirap ng umasa dahil masasaktan lang tayo. Unahin natin ang kontrobersiyang inilabas ng Miss Grand Cambodia. So, official announcement, we regret to inform that Miss Grand Cambodia no more license with Miss Grand International Organizations due to Miss Grand Organization do not respect as Cambodia as a host country and do not cooperate with Cambodia's side. Siyempre, hindi naman nagpatalo ang MGI. Naglabas din sila ng official announcement. Sabi dito, we regret to inform that Cambodia will no longer serve as our host country due to the host organization's inability to fulfill the requirements as stipulated in the host agreement contract. Unfortunately, they are unable to provide services that meet the standards of the Miss Grand International Organization. We appreciate your understanding and look forward to your continued support. Medyo na dismaya daw ang organization national director kasi nga daw nakita niya, nadatnan niya na ginamit ay mga pinagtagpi-tagping plastic tapos stage tape is not suitable sa mga nilalagay na ino-organize para sa mga events. It's not suitable with the agreement. Yung boat daw, hindi daw safe. Boat event is unsafe or dangerous. Tapos yung mic and poor quality camera. Basta mga ganun daw yung ilan sa mga issue na ni-raise ng MGI organization sa nag-host. Pero syempre, naglabas na naman ng pahayag ang National of Miss Grand Cambodia said that the problem is that Cambodian team is pressured to meet all demands from sa Miss Grand International before the competition. They planned everything about where to go and when to go out. But then, si uncle niyo daw changed everything according to his will. So, Cambodia didn't have enough busy time to prepare for what he wanted. For the boat visit, it wasn't in the schedule before, but Cambodia tried their best to prepare for the boat, but it rained. So, they're packed everything to store in a safe place, but then when your uncle came, the rain stopped and he saw everything wasn't prepared and got angry. Cambodia explained to him, but he didn't accept. So while the presence of MGI said in his live that in boat visit, there were more than 20 members in the group from Cambodian team. They stood up and cursed the whole team, cursed the boss, cursed yung mga head ng MGI. They also filmed a threatening clip, so it was scary. So the boss told the boat was moved in the middle of the river. They couldn't contact anyone on the phone and they didn't know if they had weapons or not. So yung boss daw said she had been working hard for more than 10 years, never seen anything like this. I have never seen anything like this in my life. I can't stand it. I will travel back tomorrow.
At meron pa dito na sinabi niya sa kanyang story ni uncle niyo na, "Dear our contestants, please don't say anything to the people at the lobby and do not allow to take photos or video clips to someone who tried to order." Nagbigay din ng official statement ang Miss Grand Cambodia kasi nga naipit din siya sa sitwasyong ito. And kung naalala nyo, siya yung pinaka-first na representative ng Cambodia sa Miss Universe and nag-train siya dito sa Pilipinas. So ngayon, bumabalik siya sa pageantry pero mukhang nag-back out na siya. And sabi niya dito, "I would like to inform you that I'm not coming with you guys tomorrow to Thailand. As you already know what just happened, there's a lot of things going on behind all these problems. We Cambodian organization have tried our best to welcome and serve you guys as the best as we can. I don't know what time you guys leaving, but the bus will be here tomorrow by 7 a.m. to send you guys back to the airport. Have a safe flight back to Thailand." So dito, Cambodia withdrew from Miss Grand International Competition. Dito sa eksenang ito, matinding shockwave ang sumampal sa mga pagmumuka ng mga pageant fans na nandun sa area, kaya napansin nila agad yung eksena ni CJ Opiasa. So yung kanyang oozing confidence, yung kanyang aura-aurahan, nabighani talaga yung mga nandoon na nagbi-video ng mga pageant fans para sulyapan nila kung sino sa tingin nila yung mga candidates na posibleng makapasok sa first cut ng MGI. Pero kahit na hindi tayo masyadong umaasa, kapansin-pansin pa rin yung eksena ni CJ Opiasa. Makikita mo talaga dito na nililaser-laser niya kung sino man yung pageant fans na nakatitig sa kanya or nakatutok sa kanya na parang ganyan. Kaya nga, namamagnet yung mga mata nila kay CJ Opiasa. Kasi nga, kakaiba yung eksena niya, no? Eksenadora talaga. So, dito, gusto niya patunayan na ibabalik niya ang mapa ng Pilipinas sa semifinals ng Pilipinas sa Miss Grand International, whether we like it or not. At eto yung mga ilang clips ni CJ Opiasa na silently na lumalaban para sa Pilipinas despite sa mga controversies na hinaharap ngayon ng MGI. So as you can see, ito yung mga na nakikita natin na kuha sa kanya by some pageant fans o kaya mga pageant pages na in-upload nila. So yan yung mga glimpse. And I am very sure na ilalaban niya ang Pilipinas kahit na hindi tayo umabot sa top 5 sa Miss Cosmo. So, uulitin ko, huwag muna tayong masyadong umasa. Hayaan na muna natin si CJ na gawin niya kung ano yung talagang i-maximize niya na potential niya para at least makapagbigay siya ng karangalan dito sa Pilipinas. So, bonus na rin sa atin kapag magiging runner-up siya and mas pinaka-bonus kapag magka-crown siya. But once again, huwag tayong umasa kasi mahirap pag yung inaasam natin hindi yung expected outcome. Okay? So, here it is. My Instagram account, follow nyo na lang kapag gusto nyo, and my social media accounts. So, thank you for watching. Have a nice day.